nandiyan pa rin naman yung ating concealer. And hindi siya nag-transfer sa mask. Hello mga ati! KJ Janisha here and welcome back to my channel! So for today's video, dahil nga recently, meron mga sales sa Lazada and pagka-check ko nung sa LA Girl dahil nga antagal ko na to talagang gustong itry. Medyo mainit dito. So, matagal ko na itong gustong itry. Nag-sale ang LA Girl, mga ati. Ayan, nag-grab na ako ng opportunity para mag-place ng order sa kanila. So, ayan. Actually, tininay ko na ito nung nakaraan. Gumawa na ako ng video yung nag-unbox ako, ganyan-ganyan. Kaso, merong mga clips na nabura. So, ayan, inuulit ko siya ngayon. And this time, ang gagawin natin is i-wear test din natin siya kung talagang maganda ba siya. So first, I have here is yung kanilang LA Girl Pro Prep. Kasi sabi ng friend ko na makeup artist, it's really important daw na mag-primer ka para ma-even out na yung skin mo, para matakpan niya rin yung mga pores mo. Ayun. And, ayan, as you can see, yes, I don't have perfect skin, mga ati. Meron din ako mga pores. Mga pores dyan na kailangang i-blur out. Ayan. So, ito. Face primer, and nakalagay dito sa likod yung kanyang ingredients and yung kung paano siya i-apply. Ayan, and this is ano guys, 15 mm. Ayan, napakita ko sa inyo. So ganito yung itsura niya. So as you can see, it's a silicone base primer siya. So ilalagay ko siya sa mga areas na madaling mag-oil. Ayan. So, since sa-alis naman kami ngayon, nagawa natin siya ng wear test. Mag-makeup din ako para, ano, makita natin kung okay ba siya, ganyan. So, eto, dito sa part na to, may mga pores ako dyan. Ayan, mga ati. So, meron na tayong mirror. This is from Shopee. Ayan. Kulay nito ay rose gold. Habang ina-apply ko siya, ang lambot niya sa face, parang meron, parang parehas sila ng, ano, Maybelline Baby Pore Minimizer ba yun? Yeah. Ang lambot niya, para talagang baby skin. Ayan. And, still, nakikita ko pa rin yung mga pores ko. Pero, hindi naman siya yung ganun kaputok na putok. Alam mo yun. So, ayan. We'll see. Second item or product na nabili ko, mga ati. Ito kasi, ang daming mga YouTubers, ang daming vloggers na gumawa na lang video na to, and sabi nila okay daw siya. So ayun, katulad nyo rin, ngayon nanonood lang din ako ng mga review, ganyan, medyo mainit dito, so pinagpapawisan ako. So ayan, ito yung kanilang Pro LA Girl Concealer. Ayan, and yung net weight niya ay 8 grams. So yes, ganito yung applicator niya, mga ati. Meron siyang brush dyan. Ayan. Yung kanyang applicator brush. So, ayan. Mag-concealer na muna tayo sa aking dark areas. Diba? Ando na ito ipo-conceal. Char. Gamitin kong pang blend, mga ITS, ang aking brush from Glad King. Uy, ang dali niya pa lang i-blend. Tingnan niya. Oh, diba? Oh, this one is nice. Sana makatulong yung primer para ano, diba? Hindi masyadong mag-oil up yung face ko kasi super oily skin ako, mga ati. And napansin ko sa kanya, sa part na in-applyan ko or nalagyan ko ng primer, ano siya, nagsaset dun yung concealer. Para siyang nagiging matte, ganun. Parang combo sila nung ano, combo sila nung primer tsaka to. Ang galing. Kasi hindi talaga ako dati nagpa-primer.
kapag nag-makeup ako. Tapos ayun nga, chinika sa akin nung friend ko na makeup artist. Na sabi niya, kailangan daw talaga yun kapag nag-makeup ka. Hindi siya yung mga ibang, katulad ng ibang concealer na kapag ka nandyan na siya, mahirap siyang i-blend. Ito, super blendable siya mga ati. And hindi siya nagsaset sa mga lines sa aking mata. Kita niyo ba yan? Ayun. Look at me now. And hindi siya nagsaset, oh. Parang wala lang. And yung kulay niya is perfect lang siya sa akin. Hindi siya masyadong light. Nagulat niya ako kasi ang akala ko talaga magiging light siya sa akin. Pero as you can see, ayan. Inasama ko kayo ngayon sa aking lakad mga ati para ma-wear test din natin siya. Aayusin ko lang ang aking full makeup and then aalis na tayo. Okay? By the way mga ati, ayan, hindi na pala ako nag-foundation kasi gusto ko talagang ma-test out tong product na to. Sa tayo sa Jollibee. Hintayin natin si Ate Girl. Sa Ate May Ann. Hello, love. Hindi ka pa sumasala sa vlog. Kita lang niyo ako. So, ayan mga ati. Nakuha na natin ating gift kay Papa. I-unbox na rin natin. Para check natin. Gusto ko nakamask. Parehas ka na lang. Jordan na slippers for Popsy. Since ano siya, nasa Laguna siya ngayon eh, naka area. Hindi natin siya mabibigay ng person that you makikita. Yan. Ano pa niya? This is size 11. Malaki kasi siyang tao. Ano gusto mo para mas? Ayan. Ayan siya mga ati. It looks nice, diba? Ang lambot niya oh. Ang ganda. Murang-mura na siya. Mm-hmm. Sa halagang guys, 500. Oo, chak 500. Ito din mga ati, nabili natin namin to para kay ano Papa G. Ayaw kasi magpatalo. Ito din. Lesser yung price niya kumpara sa mall. So, bumili pala ako kay Ate May Ann. Anong apelyido na? May Ann SF. May Ann Fausto. Oo, kay Ate May Ann Fausto. Meron siyang Facebook page and i-relieve ko na lang yung kanyang account sa taas and sa description box. Okay? Ikaw kaya. Tara sa. Okay, so update lang tayo mga ati. So, ang oras na ay... Ay, din ako, love. Hindi naman. Nandiyan pa rin naman yung ating concealer and hindi siya nag-transfer sa mask ko. Yan, wala. Wala siyang transfer. Kasi, di ba, yung ibang concealer, kapag yung nag-start ka ng pagpawisan, ganyan, dumidikit yung product sa kanyari, sa damit mo, ganyan. Tapos ito, wala siya. Hindi siya dumikit. Kasi, syempre, di ba, naglagay din ako ng concealer sa pisngi, tsaka dito. So, may tendency na mag-transfer siya. Pero, wale, girl! So, ayan, mag-ana lang kami na yun. May drive-through dito sa Jollibee, bidaan. Kidding lang. Later ulit mga atchwen. Ayan mga ati, we're finally home. Ayan ang condition ng ating face. Okay pa rin naman siya. Hindi naman siya yung super boiling oily. Ayan. The time is na 4 o'clock pa lang. Babalikan ko kayo later for final update. Okay mga ati, so ayan, nagbabalik ang inyong ating new girl, si KJ Junicio. Ayan, so time check muna tayo mga ati. Oras na ay 5:55. So ayan, so suot ko na siya ng 5 hours. So ayan na ating kondisyon ng mukha. Nasaan na lang tayo? Doon lang tayo sa tulay. Hindi ako nag-blot or whatsoever. Hindi din ako nagpunas pa ng mukha kasi gusto ko nga itong i-test out. Okay.
So first, as you can see, nag-oil up na ako. Nag-start na akong mag-oil up, which is okay lang kasi talagang oily skin ako, mga ate. Kahit anong gawin natin, oily skin talaga ako. So ayan, nag-start na mag-oil up, lalo na yung aking T-zone. Ayan, sobrang halatang-halata na siya. Pero ang napansin ko, okay, tingnan muna natin. So wala akong blotting paper, mga ate. So gagamit ulit ako ng tissue para tingnan natin kung magiging okay ba yung face ko kapag kahit punasan ko lang siya ng tissue. Okay, ayan, no? Grabe yung oil. Sige nga, sa sahod, bibili na ako ng blotting paper. Okay, so ayan. Nag-blot na tayo, okay? Pinanasan ko na siya ng tissue and perfect, mga ate. Hindi siya nag-transfer, oh. Walang transfer. Kasi diba yung ibang product na ibang concealer, kapag kapinunasan mo siya, nagte-transfer talaga siya sa blotting paper or sa tissue, ganyan. Eto girl, wala. Na-amaze ako doon. Perfect. So, transfer-proof ang ating concealer, mga ati. At napansin ko, dahil nga nag-primer ako ngayon, maganda yung pagkakablend ng concealer. Kasi tingnan nyo, hindi siya, izo-zoom ko kayo ha. So, ayan mga ati, as you can see, hindi siya cakey tignan. So, which is, gustong-gusto ko talaga. Hindi ako nag-heavy makeup ngayon kasi ayokong haluan ng ibang product yung aking mukha. So, ang ginamit ko lang talaga is yung pangkilay and nag-lip tint lang ako. Yun lang. Kasi nga, nagtatest out tayo ng product. Yung normal na price niya, mga ati, or regular price niya is 369 pesos. Pili ko lang to for 185. So, perfect. Lalo na pag may mga sale, guys. At gustong-gusto nyo yung product. Isang tipid tip, i-grab nyo na yung opportunity na yun. Kasi sayang yung malilas mo. Na-feel ko naman kanina na talagang naging smooth yung aking face and mas dumaling i-blend yung aking concealer. Hindi natin mahahalatang yung changes niya masyado kasi nga silicone based siya, pero ma-feel mo sa skin mo na yung texture niya smooth tsaka match. Pag nyo rin magagamit kahit na 15ml lang siya kasi sobrang konti lang naman ng kailangan mo product kasi hindi naman kailangan buong face mo yung lagyan mo ng primer. Lagyan mo lang yung mga spot or yung mga parts na madali kang mag-oil up. And for me, yes, nagustuhan ko tong LA Girl kasi budget friendly siya. Maganda rin yung kanyang packaging lalo na kapag ka mag-travel ka. Kung hindi ka naman mag-travel, eh, madali lang siyang dalhin. But kasi swak na swak lang siya sa yung pouch kasi ganito lang siya kalaki. This is good for 18 months. It says here sa kanyang packaging. So yeah, matagal-tagal mo talaga siyang magigamit. And nakalagay din dito na enriched with vitamin E rin siya. So, vitamin E is talagang good yan sa ating skin. Ito yung LA Girl Concealer. So ayan siya. Sinabi ko na ata kanina na yung shade ko ay creamy beige. So for this concealer guys, ang regular price niya naman is 349 pesos. Bili ko siya for 175. So hindi na siya masama mga ati kasi super affordable na nito para sa ganitong concealer. Bakit? Kasi kanina mga ati, napansin ko, yun nga, madali siyang i-blend and hindi siya mabigat sa feeling. Wala akong na-feel, diba? Paparamdam na nga si Shopee. Wala akong naramdamang stickiness sa kanya. And nung kinakalat ko siya, hindi siya yung madaling, kasi di ba may mga ibang products na kapag nilagay mo na siya sa iyong face is parang matutuyo or mahirap na siyang ikalat ganyan. Ito hindi. Hindi nag-crease dito sa part na to. Katlong talagang walang nilagay. Yung kanyang coverage naman, masasabi ko na light to medium coverage siya. Hindi niya natakpan yung aking blemish dito. Yung aking dark spot. Ayan. Tsaka yung nandito. Ayan. Kasi nilagyan ko dito kanina, diba? Ayan. Hindi niya masyadong na-cover. Pero okay lang yun kasi wala ako na-feel na stickiness and super lightweight. Napansin ko rin, nung nilagyan ko siya dito, talaga na-brighten up niya yung aking under eye area. Yung nandyan. Puyat ako mga ati, pero hindi papansin masyado yung aking dark circle. I can see nasa 5 hours kung suot to mga ati, hindi siya nag-cake. Wala siyang ganon. Kami ding ibang shade nito mga ati. Ang LA Girl concealer meron din sila
silang mga color corrector, kulay green, kulay brown, red, ganyan. Kasi yung kulay green or ano daw yung redness ng face mo, ganyan. Meron naman din doon para sa mga dark spots, yun yung ilalagay mo bago ka mag-concealer para hindi siya ganun ka. And sana nakatulong sa inyo tong video na to, mga ati. And yes, I hope to see you guys on my next video. Kung nagustuhan mo tong video na to, like ka naman dyan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung notification bell para mas perfect. Bye!